What's up guys and welcome back to my channel. In this video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ibang mga ginawa namin while naka-dry dock si Walrus Ace. Sorry guys, hindi ko lahat na videohan kasi alam nyo naman, nagtatrabaho tayo and busy lang din talaga. So, tara! So, bali guys, nandito tayo ngayon sa chain locker and ito yung area na lilinisin natin. So, the word itself, chain locker, so dito na i-store yung mga chain ng angkla. So, yung mga dumi na yan guys, yan yung mga kalawang and yung mga putik na tumigas na nagaling din sa dagat. So, dito lang siya pwedeng linisin guys while on dry dock. Hindi siya pwedeng underway or kung nasa port. So ayan guys, after namin linisin and tanggalin yung mga kalawang, yung mga putik na tumigas, or kung ano pa mga dumi na meron dyan, pipinturahan naman namin siya. Ipipintura namin is color black para yung mga nakikita nyong gasgas at mga kalawang na hindi na matanggal matabunan at medyo malinis naman tingnan kahit papano. So guys, yan, halos tapos naman na yung pintura sa baba and si maestro na lang ang naiwan. Guys, sobrang sakit sa dibdib ng amoy ng pintura. Sobrang nakakahilo. Kaya yan, nakikita nyo, si maestro may dala ng ventilation para makahinga ng maayos. So ayan guys, tapos na namin pinturahan yung chain locker. So dito naman tayo sa baba, yung parang manhole niya dito sa baba ng chain locker. So napakadami ding dumi dito, mga tumigas na putik, kalawang. So pati ito guys, lilinisin natin to. So ayan guys, dito naman tayo maglilinis sa fresh water and drinking water tank. So yung nakikita nyong nagpa-pump is yan yung Weldon pump. So nililipat namin yung tubig from drinking water and fresh water to after peak tank para malinis namin thoroughly yung tangke. And ito yung loob ng tangke guys. Ang fresh water and drinking water ay same lang ng itsura sa loob. So yung mga singit-singit guys, yan yung mga nililinis namin, mga gilid-gilid, para matanggal yung mga kalawang at lumot kung meron man.
Okay na ba? Hindi pa tapos eh. Wala na naman palang net eh. Ha? Wala na naman palang net. Ay, yung ano pa rin, hindi pa natin natanggal. Kaya pala nagputi ang loko-loko. Ay, hindi naman kita yung baba. Kita pa sa loko-telo. NANI?! Yes. Oh, mga wala na mga nagkakagulo. Google Translate, Google Translate. Kurikum, kurikum. No!
ha? Sige, sige. Lagay, lagay, Bill. Ah. Oh, pigilan mo, basta pigilan mo. 1, 3, 2, 1, 4. Six seconds! Malataan ka pa! Baga nung tumusok eh. 13 seconds! Hello? Hello? So guys, ito yung pinaka-kill ng barko o pinaka-ilalim na part ng barko. And nakaangat kami guys dahil sa mga bato na yan. So pag-aalis na kami, pupunuin lang to ng tubig and aangat na kami ulit. And dito naman guys is kung saan yung makikita yung propeller. Yan, yung parang malaking hélice. Ito naman yung tinatawag na rudder guys. Ito yung nagdadirect kung saan pupunta ang barko, kung kanan man o kaliwa. Depende kung saan mo ikakambyo yung steering wheel or helm. And dito naman nakalocate yung bow thruster. So guys, hindi lahat ng barko is pare-parehas. Yung iba walang bow thruster, yung iba meron. So yung bow thruster is nakakatulong sa maneuvering pag padikit na ng port. And effective lang siyang gamitin guys pag mabagal yung takbo ng barko. That's it for this video guys. I hope nagustuhan nyo. Kindly like, share, and pa-subscribe na rin dito sa channel ko. Thank you for watching. See you in my next video. Peace! Oh, no, no!